wanna let you in to my colored world tonight. As beautiful as it seems, I wish it were black and white. I wanna let you in where the chemicals collide and every emotion flares, lighting the midnight sky. Looking through a kaleidoscope, the colors seem to change. The brightest of yellows fade away. Best, welcome back to my YouTube channel. Ito po, nagkakanda utal-utal po tayo sa introduction kasi ang tagal ko pong hindi nakapag-vlog. Mga taon po, mga century po ang binilang po natin bago po tayo nakapag-vlog at nanggigitata po tayo kasi ang init. And beside, ang tagal ko po nag-general cleaning. Siguro mga 3 linggo po tayo nag-general cleaning kasi hindi ko po afford ang cleaning po dito sa Canada. Anyway, nakita nyo naman po sa ating introduction. Ayan po ang outcome ng ating paglilinis ng 3 weeks. As in, deep cleaning po ang ginawa ng lola ninyo. Anyway, sa mga hindi po nakakaalam, ito po, no, ipagbebenta na po natin ang ating bahay dito. And lilipat po tayo sa kabilang bahay. Hindi pa po natin alam kung kailan. Pero bibigyan ko po kayo ng update soon. And nakaka-excite kasi, ito na nga, this is it mga beshi, no. And nakakatuwa, nakaka-excite, na nakakakaba. And nakakalungkot at the same time kasi ito dito as in dito ako nag-vlog dati as in dito yata ako nag-vlog ng unang salary ko dito sa Canada, parang ganun. Tapos nag-boom siya ng bonggang-bonggang, daming views noon and ang daming bashing din ng mga beshi, no? Kaya tuwang-tuwa ako and nakakalungkot at the same time kasi ito na rin siguro yung huling vlog ko dito. Charot lang. Siyempre, baka mamaya may ibenta siya, mapalayas tayo ng 2 oras. Anyway, sana ma-time siya na makalipat kami sa kabilang bahay bago tayo ma-boot out ito sa lumang bahay ng mga beshi. Pero ayan, eto na po, no. Gusto po kayong i-formally introduce? Ano ba tawag doon? I-formally invite sa ating house tour na hindi pa po na-stage. So, mamaya, mayroon po tayong dental appointment ng 12. Tapos, darating yung stager ng 1:30. And wala pa po siyang keme-keme ng stager, no? Wala pa po siyang... Ang sabi na ng stager, keep it clean and minimalist. Eh, minimalist tayo mga beshi, no? So, wala tayong gamit siya ng gamit sa bahay. And nakita niyo naman yung mga walls natin. Wala tayong pokpok. Wala tayong pokpok mga beshi, no? And iniwasan ko talaga na lumipat ako ng bahay dito. Alam ko kasi na hindi ito yung pinaka bahay na gusto ko. Kasi nga, duplex, tapos may hirapan si na mommy at daddy sa panikpanaog ng bahay. But anyway, ito na ang mga beshi, no. Ito na ang pinakaabangin yung house tour. Dahil hindi pa po tayo nakapag-house tour ng bahay na to. Ito na talaga. Promise. Ito na ang house tour, bare. Wala pa po siyang stage. Hindi pa po siya na ang tawag dito. Wala pa yung stager, no. Hindi pa siya na-decorate ng stager for, tawag dito, for listing. Kasi ililist na siya bukas, mga beshi, no. Kung gusto nyo,
ipupush natin yung itsura pag may decoration na siya ng stager. So, hindi ko alam kung saan ako mamaya kasi nga, sabi nila, pag nandito na yung stager, wala daw dapat ako kasi nga for photography siya mamaya. So, nakaka-excite! So, kung gusto mo yun ng bahay, kung gusto mo malaman yung presyo nito, ililink ko siya down below. Bilin nyo na mga beshi! So guys, mag-start tayo dito sa may key holder namin. Itong key holder na to, believe it or not, nakita lang to ni Daddy sa may basurahan. Di ba ang ganda? Tapos parang pinolish niya lang ng konti. And then, ayan na, kinabit niya na dyan. Tapos naglagay lang kami ng mga ganyan na nabibili sa mga dollar store. Tapos nilagay na namin siya dyan. O di ba? Ang ganda. Pero di na namin to dadalhin kasi nga, pag di na lang namin to, kami pa mga problema kung paano siya ayusin yung wall na yan. And kung nakita nyo yung mga walls, malinis siya, mga beshi. Kasi kasama sa binayaran ko para sa broker is yung pagpapalinis ng wall, yung pag-retouch ng paint. Anyway, eto medyo cluttered siya ng konti. Kasi nandito pa din yung mga shoes ko and yung mga, ayan. Yung jacket, isa lang nilagay ko. Para medyo, alam nilang ito yung pinaka-push, di ba? Nilagay ko pa rin dito yung vacuum kasi mamaya mag-vacuum ako, yung wet vacuum niya. Mag-vacuum ako ng floor, isang round na lang para mamaya. Pag dumating yung photographer. Ayan, ito na yung itsura ng closet natin. Pagpasok na pagpasok mo, ayan, closet agad siya mga besh. Paglalagyan na ng mga jacket, ayan. Ayan, dyan ko nilalagay yung mga kung anik-anik. Misa si namamit dati dyan naglalagay ng mga towels dyan. Pero ngayon malinis na siya. Tinagal na namin lahat. So ayan yung pinaka. Pagpasok mo, yan yung lalagyan ng mga jacket. Nilagay ko dito yung dalawang, dati magka-separate yan. Isa dito, tsaka isa doon yung, ano, yung halaman. Pero gusto niya kasi parang minimalist style. So hindi siya cluttered ng konti. Pinagsama ko na yung halaman doon. Tsaka yung halaman doon, pinagsama ko na siya. So, ayan na nag-itsura. Tapos si Nakimo and Gigil, actually, ito malinis na malinis to. Sila lang umuupot dito, tsaka si Emma. Pero meron silang sariling kutsyon. So, ito, napakalinis pa. Sabi ko nga sa stager, ay sa broker ko, kapag hindi gusto ng may-ari ito, okay lang, kukunin ko. Pero, free na to kapag binili nila. Iiwan ko na to dito, including that couch. Ito, tinanggal ko yung tawag dito yung pillowcase kasi kulay gray siya na maduming-madumi na tsaka yellow, hindi siya tugma. Ang gusto ko kulay puti. So sabi ko sa stager ko meron siyang puting pillowcase, lagyan niya ng putong pillowcase o kay beige. So ayan ang itsura ng ating living room. Ayan, so makapapansin nyo never ako naglagay ng painting sa wall kasi alam ko na darating yung time na dahil lang nagpo-focus siya na darating yung time na magbebenta tayo. Nakakaloka, nagpo-focus pa rin siya. Ayan, dali lang, nag-cut tayo dun kasi nga, nag-auto-focus siya. Anyway, so ito yung dining namin kasi since apat lang naman kami, si Mami, Daddy, tsaka si Brian, tsaka ako. Sabi ng stager, okay na itong chairs kahit luma na siya kasi naitatago naman itong mga ribs. Pero ito na siya, natago na lang dyan siya. Pero okay naman. So ito yung pinaka-formal dining namin nila Mami at Daddy. Ito, lagyan natin ng ilaw. At yan, mas maganda siyang tignan. And ito yung console area, ito yung TV. And nalaman ko kapag pala wall mount yung TV mo, kasama na siya sa ibibenta. Hindi mo na siya pwedeng i-take unless kapag tatanggalin mo siya, sabi ng broker ko, kailangan i-fix mo tong likod mo. So, tong likod na to, ang dami niyang kuskos kasi nga laging tumatama tong TV. So, pina-fix ko to sa painter. Pina-touch up ko tong likod. So, makikita niyo pa yung medyo basa-basa ng konti. So, ayan. Tsaka tong gilid-gilid na to, dati ang dami niyang natamaan ng table na to. Pina-paint ko rin. Pina-retouch ko. So yung mga ito, medyo malinis na siya dati, cluttered yan. Super cluttered yan dati. Yan, munti na lang yung laman niya. Yan. Ito yung pinaka dining na isa pa. Tapos, ref. Yung ref namin, grabe.
ang dami ko pang laman ng ref, pero sabi nila, kapag aalis na, tsaka ko palang pwedeng i-empty, tsaka okay lang na i-empty ko yung ref during that time. So, ako na naman mag-isa sa bahay, so ang ginawa ko, bumili ako ng napakaraming mga, ayun o, ready to, ano, chorva e clabu. Ganyan lang mga binili ko, meron akong butter chicken, ano pa ba, meron akong korma, meron pa akong pad thai dun eh, pad thai, ayun o, pad thai, yung ice cream is kay mama at daddy, tsaka kay Brian. As ang ginamit ko pang linis dito talaga yung pang shine ng mga stainless steel na appliances. And problema ko pa ito, kasi bibili ako ng filter kasi kulay dilaw na siya, kulay orange na siya. Ay, ayun pa oh, dami ko pang laman, dami ko pang ubusin mga beshi. Kailangan ko pang ubusin yan, tapos tsaka ko lilinisin. Ito, tinry ko siya mga besh, ano bang dapat kong gawin dito? Kasi tinry ko siyang linisin, bumili ako ng SOS sa Dollarama. Tapos bumili ako ng parang panlinis sa Superstore, pero hindi ko siya matanggal. Tinry ko na halos lahat, hindi ko pa rin siya malinis na maayos. So kung meron kayong alam na panlinis ng stove, comment down below mga besh, tulungan nyo naman ako para maganda siyang tignan. O talagang ganyan na talaga siya, gas-gas na talaga siya. Pero pag malayo naman siya, tignan natin ha, maging nag-autofocus na naman. Patayin ko. Yan, kapag malayo naman siya mga beshi, okay naman siya, hindi naman siya halata. Tapos ayan, nilinis ko yan, kada crease niyan, as in, pati yung kasulok-sulokan ng square na yung rectangular na yan, nilinis ko yan. Tapos sabi niya, lagay lang dyan lahat. Ayan, tapos yung mga pots and pans, ito ko nang nilagay. Yan. Lahat niya malinis, pinagkasya ko lahat dyan. Pati yung air fryer, doon ko na rin nilagay. Ayan, sink. Tapos, inimo ko lang dito yung coffee machine. Dishwasher, ito. Patapos na to. Tapos na ba to? Ah, clean na siya. Init na. Tapos na. Buksan lang natin, besh. Para empty ko siya mamaya. Ayan. Linis ako eh. Ayan. Okay. Pantry. Next is pantry. Pantry namin is ito. Ayan. Kapo nag-shopping ako, bumili lang ko ng ito, pambaon. Tapos ito, kasi bumili ako ng mga ready-made na spaghetti, lalagyan mo na siya ng ganyan. Tsaka Pringles. Nag-crave ako sa Pringles nung isang araw. Ito, oh, grabe, oh. Ang sarap pala nito, pero ang anghang. Nakalahati ko nga siya agad, eh. Tapos ito, banana. Tapos nalagyan ko muna dyan yung rice cooker. Kasi ito yung isang banyo for guests. Hindi ko na siya ginagamit, mga besi. Ayan. For guests. Yan. Linis na linis, mga besh. As in, hindi kayo mandidiri. Masakit tayo. Sa baba pala, mga besh. Ito itsura niya sa baba. So, yung mga gamit namin, ready for lipat na natin dito. O, diba? Nandiyan na siya lahat. Oh. Kaya medyo magulo, pagpasyensya niya na. Hindi tutula siya lahat, oh. Ready for lipat na yan, oh. Lipat gang galore. Tapos ito sabi nila, linisin lang ng konti kasi ito yung kukuha na ng picture. Yung washer and dryer, tsaka yung furnace. Pero ayan, ito gusto ko siya yung pamigay. Pero hindi ko alam kung paano ko siya i-dispose. Tapos meron pa akong gusto ipamigay dito sa mga to. Pero saka ko na siya iintindihan kasi ang dami ko siyang iniisip talaga mga beshi. Tapos ayan. And then akit na tayo. Let's go up, let's go up. Grabe pati yan, nilinis ko yan mga besh. As in spot cleaning talaga. Kasi nga si Nakimo and Gigil, umiihi sa gilid-gilid. So ang ginawa ko, bumili ako nung talagang spot cleaner para sa ihi-ihi. Minano-mano ko yan. Kita nyo ba? Yung difference, ang linis. So ayan. Kakada yan, ayan. Nilinis na nilinis yan. Ay, eto. So, eto is, yan. So, merong mask. Eto yung kwarto ni Mommy and Daddy. Eto yung kwarto namin ni Brian. So, eto dapat kasi yung lalagyan na ng washer and dryer.
So, hindi namin ito ginamit. So, nililinis ko lang ito. Dito namin in-stock yung mga vacuum kasi dati. So, malinis na siya. Dating baho niya, hindi ko lang kung bakit mabaho. Ito sabi niya, lagay mo siya ng mga kung anik-anik. So, ayan, nilagyan ko lang siya ng mga gamit na pang kwarto. Imbis na i-stock ko siya sa loob ng bedroom. Ito na ang kwarto ni Mommy Daddy. So, hinati ko lang yung bedside table. Dati pala silang bedside table, isang bedside, dalawang bedside table is nasa kwarto namin ni Brian. So, nilagay ko isa dito. So, ayan. So, tinanggal ko yung sheet. Ito na yung kwarto ng Mommy Daddy. Tapos, meron ditong ihi si Kimor. Ginamitan ko siya ng parang spot cleaner. Hey, malinis na siya, hindi na siya kita. Yan ang kwarto ni Mommy Daddy. And yung view nila is sa mismong harap. And then, ito yung washroom nila. Washroom nila. Linis na siya. Yeah. Ito yung walk-in closet nila na pinaayos ko din yung wall. Kasi ang daming gasgas. Literally na ang daming gasgas dito, mga besh. Pinaayos ko din. Ang dami pa nga naiwan ni Daddy ng mark eh. Pinaayos ko din. Tapos nilagay ko lang yung mga sheets sa taas. Ayan. So kabila ganun din. Magkaduktong yan eh. O diba? Empty na siya. And then dito is yung kwarto namin ni Brian. Mga ses na loob at tayo no. Pero ito, dito tayo sa kwarto namin ni Brian. So ito yung lampshade tsaka yung bedside table na isa. Dati nandun siya pero para just siya tsaka equal, nilagay ko yung isa doon. So, yung AC na portable, nilagay ko muna dito sa gilid. Kasi sabi niya, wag daw muna ikabit doon para maganda sa pictures. So, ayan. And, nilagay ko muna yung mga madras kong gamitan, yung mga scrubs, tsaka yung pants ko dyan, tsaka yung thermals ko. Ayan. Tsaka yung, ito inalis ko lang yung mga damit ko dyan. O, diba? Mukha siyang clutter pero maayos po yung mga bed. Tsaka yung bag na ginagamit ko lagi. Yung bag ko pag umaalis tsaka yung bag na for work. So, ayan. Tapos ito yung banyo. Itong banyo na lang siguro yung hindi ko nalilinis. Touch up na lang masyaga mamaya. Kasi nga, maliligo pa ako eh. Ang hindi ko na lang yung nalilinis dito is yung ito. At yan. Yung glass. Ang hirap niya linisin mga besh. Totoo lang, hirap niya linisin. Ilang beses ko na nag-scrub niya. Pero eh, ano yan, mga besh. Isang sink, medyo malaki dapat ka dalawang sink yan kasi lagi yung nagagawa ni Brian. But anyway, so dyan na po nagtatapos ang ating house tour. Finally! Grabe yung oily ko, no? Meron pang pimple doon. Pero finally, ito na. Tapos na yung ating house tour. Sana po na-enjoy nyo ang ating house tour. And comment down below kung ano ba yung tawag dun sa panglinis ng, ano bang maganda panglinis ng microwave. Ay, microwave ba tawag nung sus ko? Yung stove pala. Kasi glass yun eh. Natry ko na halos lahat halos mga beshi. But anyway, sana na-enjoy nyo tong vlog na to. And alam ko ang tagal ko hindi nakapag-upload. And wala na yata nanonood mga beshi kasi sa sobrang tagal ko hindi nakapag-upload. But anyway, thank you pa din sa lahat ng mga nanonood. Until my next vlog. Bye! Bye! Bye!